Mahal kong ka-taxpayer. Time check. Alas 7:53 ng gabi. Date. January 12. So, naipangako ko na gagawa ako ng live streaming about immediate audit. Okay. Paano to ginagamit? Kailan ginagamit? At ano yung advantages at disadvantages nito? Lahat naman ng dinidiscuss ko rito sa ating ka-taxpayer Facebook account at ipinopromote natin o ina-upload sa ating tax specialista YouTube ay galing ho sa mga BIR rules and regulations. Ayan. So, ano ang pinagbabatayan natin? Ito ho kasi, ito ho kasi yung nakasulat sa ating batas at ilalagay ko lang dito sa ano, bago tayo mag-turuan, ng napakahabang turuan, i-navigate ko kayo sa rule, sa mga regulation ng BIR. Specifically, ito pong, ayan, nakikita ho nyo yan. Revenue Audit Memorandum Order. Ayan. Revenue Audit Memorandum Order 1-2020. Yan ho yung pinaka-latest. Gamitin po nyo yan. Ang subject matter ay updated handbook on audit procedures and technique. Ibig sabihin ho, reverse accounting ho yan. Kung meron tinatawag na reverse engineering, meron ding tinatawag na reverse accounting. So, tulungan ko kayo na maintindihan paano nire-reverse ang accounting at paano mapapakinabangang itong librong to. Kung mapapansin nyo, inuutos ito sa all internal revenue officers and employee. Ayan, ito po yung tinatawag na revenue officers. At yung other concern. Itong other concern na to, referring to taxpayer, tax specialista, nakatulad po natin, at mga bookkeeper. So, bigyan nyo lang ako ng mga ilang minuto at ituturo ko sa inyo yung natutunan ko for the past 35 years ng pagpapractice. Isa ho sa mga dapat ninyong pag-aralan ay yung laman nga nitong Revenue Audit Memorandum Order o ang ano ho niyan, abbreviation is RAMO. Dito sa RAMO, may sinasabi ho rito yung gawa ho yan ni Commissioner of Internal Revenue. Now, dito sinasabi dito ano yung katayuang mentalidad. Ayun, katayuang mentalidad ng isang BIR official. Mababasa ho natin ito. So, tulungan ninyo ako sa pagbabasa. Nakasulat ho rito sa RAMO 1-2020 na ang ganitong statement. Its revenue officer, yun yung RO, is presumed to have a working knowledge of the tax code, the latest amendments thereon, and an update of existing revenue regulations, revenue rulings, revenue memorandum orders, and other issuances. Ngayon, itatanong nyo sa akin, eh, nasan dyan yung RAMO? Ha? Wala naman dyan binanggit, Mr. Tax Specialista, sa salitang RAMO. Meron, sir, na nakasulat po. Yan po yung other issuances. Dyan ho napapaloob yung RAMO 1-2020. Catch basin ho yan. Tagasalo. Ayan.
So, ang nakakatakot kasing salita dito sa pinag-aaralan natin ay yung salitang presume. Presume. Ibig sabihin ho sa Tagalog o sa lingwaheng Pilipino, ang salitang presume ay ipinagpapalagay. Ipinagpapalagay. Hindi ho totoo. Ipinagpapalagay. Hindi totoo. So definitely, andi dito ho si Iljen at binabati ho kayo ng magandang gabi. Si Iljen ay isang tax agent. Sorry ho, nangangati lang muna ko. Ay nako. Ipinagpapalagay, yun ang ibig sabihin ng presume. Pag sinabi hong ipinagpapalagay, hindi ho totoo. Hindi totoo, number one, na may knowledge ang mga revenue officer sa tax code. Hindi ho totoo na updated ho ang mga revenue officer sa mga pagbabago sa tax code. Hindi ho totoo na sila ho ay may kaalaman sa mga revenue regulations na inisyo ng BIR commissioner. At hindi ho totoo na alam ng revenue officer ang other issuance. Ibig sabihin, hindi ho nila alam ang revenue audit memorandum order. Kasi ipinagpapalagay lang. Yun ang sabi ni commissioner, ipinagpapalagay. So, since ito ay ipinagpapalagay, napunta yung obligation sa shoulder ng mga taxpayer. Kung yung taxpayer ay walang alam, eh di wala ring alam, walang mangyayari sa buhay, walang alam na yung taxpayer, wala pang alam yung ipinagpapalagay na revenue officer. So ngayon, dahil ipinagpapalagay na may alam yung revenue officer, ha? Napilitan ngayon yung BIR commissioner na gumawa ng RAMO 1-2020. So dito sa RAMO 1-2020, makikita po ninyo rito yung statement ng revenue ng BIR commissioner. Ito po yung statement. Ayan. Sabi ho dito, basahin ho natin. Purpose. Yun. This handbook on audit procedures and techniques had been updated to equip all revenue officers, ROs, who conduct field examination with the necessary knowledge for the proper examination of the tax return, provided them with confidence in carrying out the investigation. Yun yung pinaka-importante mga statement na binabanggit po dito. Okay? Yung mga susunod po ay irrelevant statement dahil hindi naman ho tax code yung pinag-uusapan. Sabi, ulitin ko lang, this handbook on audit procedures and techniques, capitalize ho yun, capitalize, ayan, has been updated to equip, yun ho yung magic word, equip. So, ang ibig hong sabihin, to equip all revenue officer, all, lahat sila, walang, pati si commissioner dapat gumamit nito kasi revenue officer din si commissioner eh. Who conducted field audit, field examination with necessary knowledge. So, ang laman pala nitong RAMO 1-2000 is necessary knowledge. Ayan, ha? Ayan po. Is necessary knowledge. Balik tayo doon. Necessary knowledge, saan ginagamit? Ayun. So, merong nag-comment dito, si Jaja, okay lang ba makareceive ng second LOA kahit nakakatapos lang first LOA? Wala hong batas na Ma'am Jaja, wala hong batas na nagpipigil na issue ang kayo ng sangkatutak na letter of authority ng BIR. Wala pong ganon. So, titigil lang ho yan kung gagamitin ho ninyo yung tinuturo ko ngayon kasi mga gumagamit ho nito ay after 3 or 4 years na ho sila na-issuehan ng letter of authority. Yan, totoo ho yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo.
Tuloy ho natin yung pag-aaral natin. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Jaja. So, sabi rito is, may necessary knowledge na contained dito sa ramo 1-2000, 2020 pala. Saan gagamitin din? For the proper examination of tax returns. And provide them with confidence. Ibig sabihin, wala palang mga confidence. Provide them with confidence in carrying out the investigation. Maliwanag na inaamin nung manunulat nitong ramo 1-2020 na walang kakayanan ang mga BIR revenue officers na mag-audit ng tax returns. So, kailangan nila ng standard or knowledge na makukuha nila sa ramo 1-2020. Number 2, pag nakakuha sila ng knowledge ng ramo 1-2020, ay tumataas daw yung self-confidence ng mga revenue officer. Ibig sabihin, mababa ang self-confidence ng revenue officer at kailangan pang dagdagan. Yun lang ang sinasabi sa atin. So ngayon, since ang setup pa lang, right now, ang situation ng ating taxation sa Pilipinas, number 1, ipinagpapalagay na may alam. Pero inamin na dito sa purpose ay nawala talagang alam. Kaya nga ginawa yung ramo 1-2020 para bigyan ng kaalaman. At yung kaalamang daw yun ay gagamitin sa pag-audit lang ng tax return. Ulitin ko, ang i-audit ay tax return. Number 2, para bigyan ng self-confidence ang mga revenue officer. Ibig sabihin, yung mga revenue officers, pag pumunta yan sa opisina ninyo, ay wala hong self-confidence yan. Number 1. At number 2, ipinagpapalagay na may alam. So, sa madaling salita, sino ang makapagse-certify na meron silang alam? Doon ngayon po papasok yung request for immediate audit. Ayan. Napaka-importante na maintindihan po ninyo itong mga bagay na to. Kung gusto nyo ho ng kopya, bibigyan ko ho kayo ng PDF. PDF copy. Okay? So, nakasulat po dito, paano nagsisimula ang isang audit investigation? Very, very important ho yan sa inyo. Ayan. Kung nakikita ho nyo rin nakasulat, ay inspection of books, registers, and record. Basahin ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal. Sabi ho dito, all books, registers, and other records, and vouchers, and other supporting papers required by this regulation shall be kept at all times at the place of business of the taxpayer. Subject to inspection of any internal revenue officer and upon demand, the same must be immediately produced and submitted for inspection. Napaka-importante ho dun. So, kailan nagsisimula, number 1, yung demand? Para immediately, pag i-demand, ay ibibigay mo raw. That's the rule. So, ito po ang pinaka-importanting parte ng ating pag-uusap o pagle-lecture ko sa araw na to. So, dito po sa pinakikita ko ho sa inyo, ito ho yung date. Ayan. Okay, ito hong date na to where the taxpayer and the revenue officer ay nag-date. Date. Nag-date yung revenue officer, pumunta sa opisina ng taxpayer at present na yung letter of authority. So, yung letter of authority po ay isa hong demand. Na ano? Na i-audit yung books of accounts mo and other accounting records.
So, dapat, immediately, yung nakasulat eh. Binasa natin dito eh. Diba? Immediately, ibibigay mo. Sa tanang buhay ko, walang revenue officer na nag-audit immediately. Ang gusto lang ho nila ay ipareceive sa'yo yung LOA at pagkatapos, umalis. Magandang gabi kay Gina Kapuli Ligid. Good morning daw sa ating lahat. Good evening daw sa ating lahat. So, shout out kay Gina at kay Jaja at kay Iljen. So, kung immediate demand yan, definitely, ano susunod sa immediate demand? The immediate audit. Ayun. Doon ngayon papasok yung ating bagong sistema. It is a shock. Nung unang ginapit ko ito, talaga namang na-shock ang mga revenue officers. Hindi nila ine-expect na pagka-receive ng taxpayer nung letter of authority, hindi na sila makakaalis sa opisina ng taxpayer because mag-uumpisa na sila na mag-audit. Okay. Doon dumadating, kasi ang taxpayer kasi laging hindi handa eh. So, ang sinasabi ko lang ngayon, maging boy scout naman kayo o girl scout kayo paminsan-minsan. So, pag dumating yung revenue officer, dapat yung, ang tawag ko kasi dito is request for immediate audit. Exchange gift kayo. So, kung ang revenue officer ay may letter of authority sa'yo, ikaw naman, meron ka namang request for immediate audit sa kanila para hindi na sila makaalis sa opisina mo. lahat ng revenue officer, hindi handa yan pag nagsiservice ng LOA. So, ano mawawala? Anong damages ang i-incur ng taxpayer na ini-issuean ng letter of authority? Wala. Wala kayong ano. Walang damages yan. Puro benefits. Number one, benefits is yung banta sa'yo na i-issue ang kanang subpoena Duces Tecum ay hindi na mangyayari. Why? Because nagko-cooperate ka na at nagko-coordinate. And nagko-comply, tatlong C. Cooperate, coordinate, and comply. Wala nang subpoena. Wala nang criminal liability. Natanggal mo na yun, sir. Ma'am and sir, mga ka-taxpayer kong minamahal. Number two, is you control. Yun ang pinaka-importante, yung tinuturo ko. Ang problema sa taxpayer kasi, ayaw nila nung gamitin yung napaka-importanting right. Sulat nga natin. Right to participate. Yan. Gamitin po ninyo ito, mga taxpayer kong minamahal. Ito po yung progression na ituturo ko sa inyo later on. Isa-isahin ko ngayon. Andito pa lang ho tayo sa progression na to. At sa dalawang yan, andito pa lang ho tayo, nire-receive pa lang natin yung letter of authority. Ito. At ito nga yung item na dinidiscuss ko sa inyo. So, once na yan, naglagay kayo, for example, October 6, 2020 ngayon, October 6, 2020 rin, nagpapareceive kayo ng immediate audit. Sir, ano ba laman ng immediate audit? Simple lang. Sabing ganon sa napag-aralan natin kanina, they are presumed to have the knowledge of other issuances. Ano yung mga issuances? Yung RAMO 1-2020, tsaka RRV-1. O di ang laman lang dun, di RMO, RAMO 1-2020, inconcise and easy to understand na statement. So, right to participate, lagay nyo sa utak nyo. Sir, paano ako magpa-participate? Number one, administrative control and supervision. Yan ang laman po ng immediate audit. Administrative control and supervision. Kasi ang mga revenue officer ho ay considered pseudo
as if empleyado ninyo pag nasa loob ho ng opisina nyo. Siyempre, pag empleyado nyo yan, pwede nyong utusan yan. Pwede nyong pagalawin based sa gusto ninyo. Okay? So, ang immediate audit ay pag-uutos sa revenue officer kung anong gusto ninyong mangyari during the investigation. So, magsisimula yon sa day 1 na nire-receive nyo yung letter of authority. Ano yung uutos nyo sa kanila? I-receive yung immediate audit request. Ano laman nun, sir? Ang laman ho nun, dinidiktan nyo sa kanila, mag-audit sila immediately, the same day. Number 2, schedules. Number 3, place of business. And number 4, audit procedures. Ayun. So, dinigtan mo na kung ano mangyayari sa business mo. Diba? So, participate ka, mga bossing ko. So, kung hindi nyo ho kaya gawin yung mga sinabi ko, okay? Kasi mahahaba hong statements yan. So, usapan nyo, anong venue? Administrative control and supervision? Anong oras? Anong araw? Anong gagawin mo? Yan muna. Yun muna yung laman kasi may susunod na letter na magbibigay ng competitive advantage sa inyo. Yung tinatawag kong request for audit performance naman ho yun. Sunod-sunod ho yan. Napakadaming favorable na mangyayari sa isang taxpayer kung nagpa-participate siya at hindi siya nagtatago. So, yun po yung advantages at wala hong disadvantage ang immediate request for audit. Okay. Again, ito ho ay isang tools para ho maging transparent kung meron mang deficiency tax na makikita ang BIR at maging honest or competent kasi sabi nga ipinagpapalagay na competent. Eh ano ho yung batayan para maging competent? Eh sinabi na nga, 'di ba? Ang purpose ng ramo ay magbigay ng knowledge. O di bigyan mo ng knowledge yung taxpayer, yung revenue officer para maging competent. So dalawa na ngayon ng may knowledge. Ikaw na may kopya ng ramo 1-2020 at yung revenue officer na may kopya rin ng 1-2020. So banggitin ko lang, i-shout out ko lang si Jay Poener. Good evening. Ang dami kong na-learning sa inyo at na-apply ko po. Maraming salamat sa iyo, Jay. At natutuwa ako at na-apply mo yung natututuanan mo sa akin. So, dun po tayo hihinto sa ating pinag-uusapan. At gawin po ninyo yung aking mga techniques. Marami pa akong dadating na techniques. At ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking Facebook as member ko kasi may membership na rin ng Facebook. May membership din ng tax specialista. May level educated, may level empowered, at may level expert. So, yung mga magiging members ko, kung gusto nyo talaga nung paano humawak ng mga deficiency assessment at tamang bookkeeping, nandidito, shout ko lang si June Ramos. Good evening daw sa lahat. Magaling na bookkeeper at accountant yan si June. Ina-invite ko kayo na maging subscriber ko or sponsor ko sa, pag tinawag kasi sponsor or member sa Tax Specialista YouTube at saka sa membership or subscription naman pagdating sa Facebook. Doon ko i-discuss yung mga details nung mga tinuturo ko. Effective ito, sir. Napaka-effective nito as far as avoiding criminal prosecution and number 2, graft and corruption. Nakakasawa hong graft and corruption. Nakakasawa, no? Tulungan natin bansa natin. So, iniimbitahan ko kayo, tingnan nyo lang yung aking Facebook account, Taxpayer Facebook. At yung anak kong si Emelio ay may mga niluluto o ino-offer na events within this January 2021. At 2022 pala na. Sorry. So with that, nagpapasalamat po ako sa mga hindi ho nakapanood nitong videong ito o hindi ka nakapag-umpisa pala, ulitin nyo na lang ho. At marami pa ho akong video na available sa aking Taxpayer Facebook account at sa aking more than 500 na ho ata
o less than, na parang nasa between that, yung aking mga videos na libre naman, nasa Tax Specialista YouTube channel. With that, thank you very much and peace and happiness be with you, mga taxpayer kong minamahal. See you later. Mga taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Ayan, ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan yung aking mga lecture sa kanila. Nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot. At hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. May mga kasama na ho tayong mga lawyers, meron na ho tayong legal department. So kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department, kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung sa level 1 may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2 may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3 makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas.